Hi guys! Magandang hapon po. Welcome sa channel namin ni Papa Beats. Ayan, relax kami ngayon kasi nga naglaba po ako kahapon. Walang ganong kinilos. At ngayon si Papa Beats is pakanta-kanta lang po. Ayan, pakanta-kanta sila ni Jing kanina pa. Kasi yung karaoke nila Chandria nandito pa, hindi pa kinukuha. Dito lang po siya, tapos tagpaalam po kami kanina kung pwedeng magpa-sound is okay lang po. Kanina pang umaga sila nagkakanta, tapos pag alas 12 pinatay muna kasi kala ni Jing may klase po siya. Wala naman palang klase, patuloy yung pagkakanta nila. Nag-live si Jing, pero ako hindi po ako kumakanta kasi parang walang powers pa para kumanta. Sila lang muna. At saka napakainit po dito ngayon. Sobrang init po. Ayan, nilagyan ko po dyan ng kumot, sarapan, kasi yung araw nga dito pumapasok pa ganitong oras na, mga alas dos na po ng hapon. Tas ito yung mga nilabhang ko kahapon. Ayan, nakatapat pa sa sikat ng araw. So, para lang po akong naka-dryer kasi madali po siyang matuyo. Mainit na mahangin-hangin po. Dito lang muna kami nagtambay sa labas, sa extension, kasi napakainit po sa loob dahil yung cliff fan po inilabas ko. Meron na kami po ang ceiling fan doon. Hindi ko makaya sa init po ng panahon ngayon dito. Ayan, si Papa Beats nagkakanta pa rin at nagpipili pa po siya ng kakantahin niya. Solo ni Papa Beats yung video okay. Ay, punta kayo mga guys. Diba? Ayan. Free for all. Kasi kanina, mga umaga pa, matapos po niyang maligo, nagtambay po sa labas, parang nagmumukmok. Sabi ko sa kanya, buksan mo yung video okay. Sabi niya, nakakahiya daw kay Chandria. So, ginawa ko po, chinat ko si Chandria at saka yung asawa niya na kung pwede po kami magpa-sounds lang muna. Nag-reply po sila na okay lang, no probs. Di, ayan, nagkantahan po sila ni Jing. At ako naman, busy sa loob kasi nagluto po ako ng aming umagahan, tapos tanghalian po. Ngayon lang po ako lumabas, nag-relax din. Tumambay dito sa labas, tapos nakikinig lang po sa kantahan nila ni Jing. Epektibo yung plano ko na maglaba kahapon para kaninang umaga hindi po ako magising ng maaga. So gumising naman po ng umaga pero hindi bumangon kaagad-agad. Siguro mga alas 8 pasado na po kami bumangon nila Chrislyn, kasi tulog pa si Chrislyn, diretso-diretso yung tulog niya dahil walang klase nga at walang nagising. Tapos ayan, katapos nilang mag-almusal, naglaro, tapos ayan, si Papa Beats nagmumukmuk, sabi ko, magkanta-kanta ka dyan. Kasi yung speaker niya, ginagamit magpapasounds, patay-patay kasi mahina po yung internet. At yung dalawa din, ayan, busy. Busy din yung dalawa. Ano? Ha? Kanta pa? Yan, nakaano siya. Kumikirot na yung mga pato. Mineral water lang muna. Ano pa? Yan, ano dyan? Ano? Ano pa nakanta? Ganun. Ha? Kanang ano?
Sipisip. Di na mapipigilan. Di na mapipigilan? Oo. Di na mapipigilan. Pero hindi ko pwedeng iparinig yung kanta ni Papa Beats kasi makaka-copyright po tayo. Taga-silik lang po ako. Di mapipigilan. Di mapigilan. Diba? Ano to? Di mapigilan. Di mapigilan? Di mapipigilan. Di mapigilan. Na di mapipigilan at to. Di mapigilan. Di na mapipigilan. Six bomb? Six bomb? Asan na yun? Di... Agoy. Ang ganda tayo igbaw. Hindi na igbaw. Di na mapipigilan. Six bomb. Six. Two. Nine. Four. Ayan po guys, tapos na si Papa Beats mag-karaoke. Kasi ano na, mag-alasing ko na po ng hapon. Gagawin natin po is, kuhain na po natin yung mga nilabang ko kahapon kasi tuyo na po sila lahat. Tapos na din yung pagkakaraoke ni Papa Beats. Hapon na. Umpisa na naman po tayo sa ating routine. Routine po guys. Dito tayo sa labas magliligpit. Kasi nandoon sila Chrislyn na nanonood na ng TV. Routine. Tuyo lahat ng lilabhan natin kahapon. Ito tayo sa labas mag tutupi. Say. Yan, pipisto na si Papa Beats. Napagod sa kakanta. Ito tayo kasi nakabat na ako taktil. Sumasakit na daw yung paa niya. Yan. Hayahay. Pisto. Ano ito, sir? Ano, gabad? Yan na. Kuri kita, sura. Kaya, daw mo na tulong. Kanina po, yung ulam namin is bulinaw, nagbaduya. Kinalahati ko lang. Tapos may natitira pa. Iwan ko kung anong luto. Paksiw. Papaksiwin na naman. Kahapon, tuloy, prinito ko yung kalahati, tapos pinaksiw ko yung kalahati. Tapos ngayon, yung bulinaw, may kalahati pa. Iwan kong anong luto na naman. Anong luto? Si Papa Beach yung tinatanong ko kung anong luto yung isda. Pala. Kasi... Gusto ko lagay pala dito. Baduya? Sabihin din, hindi ko maunit. Baduya agin. Ang bunay, kaya ginluto na ni Sansan, ginprito na. Ang kuhan dito, ang sasarili magkuhan, ginprito rin, ano, ginpagasan. Yung paksiw na tuloy, pinadukutan ko. Ininit ko tapos, pinadukutan ko para makain.
pagod si Papa Beat sa kakanta. At doon pinaligo ko na sila, ano, sila siya at saka Krislin kasi madudungis na. Maalikabok kasi yung simento dito sa labas. Pinaligo ko na sila at hindi ko na pinalabas. Kaya yun na nanonood na po sila ng TV. Ang aswang. Tapos na si Papa Beats dito magkanta sa kabila naman po ng video, okay. Kasi kaninang umaga na kadinig na kami sa kabila, nagpapasounds na po sila. Sabi ko kay Papa Beats, paandarin mo yan. Kaya yun, hindi po sila nagpatuloy. Si Papa Beats naman yun nag-ingay. Tapos ngayon, si Papa Beats tumigil na andun, doon naman sa may tindahan. Nagbibidyo, okay. Mga ano yun, may tindahan, tapos Sabado ngayon, sahod ng mga trabahante, magiinuman naman yun, magbibidyo, okay. Kasi po dito, yung mga tao dito, yung mga sound system nila is malalaking speaker. Bingi ka talaga pag nagkataon lahat sila nagpatugtog, hindi mo alam kung saan ka makikinig. Si Papa Beach yung speaker niya, nalulunod yung ano, yung tunog. Kaya ang inaano lang Papa Beach, pinapatay niya. Tapos ngayon naman, saktong-sakto naman po yung video kinila sa Chandria, nandito pa naman sa amin, hindi ko kinukuha. Eh, dito lang naman yun. Kanina, nagpaalam po kami na kung pwedeng magpa-sounds. Kaya ayun, pinatugtog namin. Inunahan na po namin yung mga kapit-kapit bahay namin. Pero as in, hindi naman po kapit bahay kasi malayo pa. Pero ang lakas talaga ng tunog ng mga sound system nila. At pwede kang magpa-party sa tunog. Kasi dumadagong-dong yung ano, yung lupa. Kasi yung ano, yung sound system doon sa kabilang kalsada, yung sound system daw nila, malaki yung sound box. Tapos yung sound box na isa is nakalibing sa lupa, tas siniminto. Siniminto nila. Kaya ang lakas ng tunog. Malakas yung bass. Pang sayaw na ano na gamit. Yun po yung uso nila dito. Na malalaki yung ano, yung malalaki yung mga speaker. Kasi bukid nga siguro kailangan nila yung ganung sounds para ano, matakot yung mga engkanto. Kaya hindi pwedeng sabihin na pwede kang magreklamo. Hindi pwedeng magreklamo. Makinig ka na lang. Walang pakialaman po yung pagpapatugtog. Kung sino pong mauna magpatugtog, siya yung magpatugtog. Hanggang sa sumabog yung ano, yung sound system. Walang pakialaman po dito. Makinig ka na lang. At saka hindi naman po sila nagpatugtog ng mga ordinary yung araw, kundi Sabado, Biyernes, Sabado, tas Linggo. Yung walang trabaho at saka klase. Tapos yung mga pinatutugtog nila, hindi naman po yung parang maingay. Yung maano, masarap pakinggan. Maki-jibe ka na lang sa mga pinatutugtog nila. Makinig ka na lang din.
hindi naman po yung pareho sa mga kabataan na maingay na tugtog. Kalimitan po yung pinatutugtog dito, mga 1980s na tugtogin, ganun. Parang mag-iinggan nyo ka din umano, makinig. At parang maano ka, madadala ka, makakasaya, parang napapasayaw ka po. Hindi yung patugtog na talagang nakakabasag trip. Ganun, mga basag trip ba? Hindi. Yung mga nagpapatugtog dito, alam nila yung pinatutugtog na yung mga tao magugustuhan. Hindi ka patugtog-tugtog lang. Kaya yun, walang pakialaman po. Sige, kung gusto mong magpatugtog, patugtog ka dyan. Walang nagsasabi na, "Hoy, napakaingay nyo." Wala. Parang give and take po sila dito. Kung sinong gustong mag-ingay, sige, mag-ingay ka. Makinig ka. Kung sila naman yung mag-iingay, tapos ka na mag-ingay, tapos sunod na araw sila, o makinig ka na lang. Kasi hindi ka naman po nila ginalaw nung ikaw ay magpatugtog ng malakas. Ganun lang po sila dito. Parang wala lang. Tapos yung mga tao po dito, magalang, tapos kahit hindi mo kilala, nagbibigay galang po. Maayong buntag, ganun, tas tatawa, kahit hindi mo sila ganung nakakausap o nakakasalamuha pag nag-ano kayo, nagkakasalubong, ganun ang ano nila. Maayong buntag, maayong gabi, ganun. Tapos kung mayroon pong dadaan dito, sabi nilang, aagi lang po or muagi, ganun. Nag-ano po sila, nagpapaalam. Kami, tango lang ng tango. Ganun sila dito. Walang sinasabing mga nagmamaritis. Walang nasasabi. Sila ganun doon, makapagpaano, wala. Kung gusto mong makinig, kung magpapasound sila, makinig ka na lang. E sa sunod, kung ikaw naman po yung magpasounds, sila naman yung makikinig sa inyo. Hindi yung di katulad ng sa ibang lugar na pagkakinabukasan makakaano ka na po ng sumon. Nakabarangay ka na pala kasi public disturbance ka na. Ganon. Dito wala. Hanggat gusto mo magtumbling ka dyan, pre, walang magre-reklamo sa'yo. Kasi dito nga, pag nagsasounds ka, kahit gabi, parang hindi maingay pakinggan. Hindi maingay pakinggan sa mga katabay-tabing bahay kasi, hindi naman po dikit-dikit yung bahay kasi malayo. Tulad dito, yung malapit lang po sa amin dito, sila Madam at saka sila Chandria. Pero sila mahilig din naman magpa-music. Tapos, kung merong nagpa-music, hindi naman nila yan iniintindi. Kung kinakailangan matulog ka, matulog ka na lang. Kasi hindi naman po gano'n pong maingay yung ano nila dito. Kasi parang siyempre hindi crowded po yung lugar, parang yung tunog lumilipad na madali pong mawala. Hindi katulad po nung lugar na crowded, talagang maraming maingayan. Dito okay lang po silang magpa-sounds. At mga yun nga, magalang at respetado naman po yung mga tao. Kung kinakailangan na pong patayin sa oras ng gabi, pinapatay naman po nila. Tapos, pero kung halimbawa may pistahan, agoy, ganun mo.
hanggang umaga yan magpa-sound po sila. Pero wala po talagang nagreklamo. Lahat po sila naman dito nag-i-enjoy. Enjoy sila sa mga kanta-kanta, sayaw-sayaw, at kung sino naman po yung nakakita sa live ni Jing ng mag-birthday si Papa Beats nung gabi na nagsasayawan, yun po sila dito. Mga taga doon, yan, mga tawag nila po dito sa kapitbahay, pero hindi naman po kapitbahay, mga silingan, mga kaibigan. Hilig nila po dito kanta-kanta or sayawan. Kaya si Papa Beats na aano din sa kanta-kanta dito. Parang napra-practice po siya. Ayan, tapos na po akong manupi. Manupi ng mga nilabhang ko. So, ang iniisip ko na naman ngayon yung para sa hapunan namin. Pero parang ano, kung para sa akin lang, pwede akong hindi kumain kasi pakiramdam ko busog pa ako. Eh, may mga bata po tayo. Kailangan po magluto. Hindi pwede tayong magluto ng hapunan. Nakatulog na yung ano natin, yung singer natin nakatulog. Kalain nyo ba mula kaninang umaga na pagkanta? Siguro mga alas 9 pa lang yun. Mag-umpisa siyang magkanta. Tapos nag-stop mo na sa mga alas 12 kasi akala ni Jing may klase po siya. E wala. Ayun. Nagpatuloy po sila. Habang nagdadaldal po ako sa labas, ginulat po ako ni Jing. Mabuti na lang po, tamang-tama lang po yung pagpatay ko ng video. Hindi po naabutan na nagulat po ako. Si Jing. Ginulat niya po ako na habang nagmumuni-muni po tayo ng kwento. Ginulat niya po ako. Nagulat naman po ako pero hindi naabutan ng video. So, ayan, ipapasok na natin yung mga ibang hinanger natin dito. Hindi na po nagkakasya yung mga ano ko dito, mga hinanger. Kasi yung mga ibang ano ni Jing, t-shirt, hindi ko po tinutupi. Parang nag-ano na. Parang hindi na kayang ipasok. Kasi yung ano ni Sansan, uniform, yung pampiin niya, tas uniform, balak ko ipasok lang muna. Kasi sa sunod na week, wala naman po siyang classic. So, tapos kulang po kami ng lagayan ng mga damit. Kulang kami ng kailangan po namin ng Durabox na lalagyan o kaya mga yung box ba na mamalaki, mga malalaki katulad dito na kainjing mga box nito. Kaso lang puro po may laman ito mga damit ni Jing. Tapos ito sa akin naman puno na din yan. Balak ko rin po, puro na lang po ako balak. Bumili na lang po ako ng marine, katulad nito marine, para gawing parang baol o sino parang cabinet. Pero parang ano, makakasikip na dito sa amin kung magagawa pa kami ng mga lalagyan ng damit. Kasi pag Durabox, madaling masira, mas mabuti yung marine plywood. Medyo matagalan po yung paggamit. So, iidiyahin na lang po natin na masakto lahat yung mga niligpit ko ngayon. Kasi nagkakadagdag-dagdag yung mga damit nila o mga damit namin. So, ayan, narimedyohan po rin natin.